Humuhugot daw ng lakas mula sa isa't isa ang pamilya Quizon sa gitna ng kanilang pagluluksa sa pagpano ng kanilang padre de pamilya na si Dolphy. Ayon po yan sa naging panayam ng unang hirit sa isa sa mga anak ng comedy king na si Eric Quizon. Dagdag pa ni Eric, kahit wala silang mga pahinga at tulog, nagsisilbing inspirasyon at lakas din nila ang walang sawang pagsuporta at pagdarasal ng mga tagahanga ng comedy king para sa kanilang pamilya. Alam namin na wala pa kayong pahinga at talagang dire-diretso, no? Pero anong pakiramdam ngayon na nakikita ninyo yung pagmamahal ng publiko, yung ang taas ng pagtingin ng publiko sa kay Tito Dolphy? Kaya nga siguro, Lar, nangyayari parang maski wala kami mga tulog, kumbaga yung adrenaline namin is pumped na parang andito, ang daming tao nagmamahal sa daddy ko, nagbibigay na kanilang mga support. Ang dami nun, hanggang ngayon nagdadasal pa din sila, pinagdadasal nila kami at pinagdadasal pa rin nilang daddy ko that na hanggang sa huling hantungan niya. At meron ba kayong mga bagong plano na nabuo hanggang sa Sunday? Wala masyado. Kumbaga parang ang talagang plano talaga is dito na lang talaga sa Heritage. Tsaka, like I said, yung mga time na yon, yung buong buwan namin na roller coaster ordeal sa ospital, na talaga namang nag-hope nga kami na talagang bumalik siya sa atin at gumaling siya. Of course, hindi na talaga kinaya kasi Lar ng ni Daddy. He was fighting, he was willing. It's just that it happened. His body gave up. He was willing, but his body gave up. So, simula nung time na yon hanggang ngayon, kumbaga parang yung emotional, tsaka yung physical, lahat, kumbaga spirits namin were all drained eh, for the last month. So, I think all of us are now working on this adrenaline that the people are giving us, the support that the people are giving us. So yun na lang ang nagpapatakbo sa amin ngayon. So, pero you also draw strength from one another. Oh yes, yes. That's another thing. Ang maganda lang kasi sa pamilya namin, madami kami. So maraming nasasandalan, maraming naakbayan. Maraming naiyakap, maraming nako-comfort, maraming nagko-comfort sa iyo. So kumbaga parang may spare parate. Kung may magiging emotional, mayroong magko-comfort sa naging emotional. At pagka yung isa naman ng down or naging vulnerable, mayroon namang isang papasok para mag-comfort din sa tao na yun. So it's a good thing. Yeah, that's what you said was right. We draw strength from each other. And meron ka bang mga gustong pasalamatan dito sa panahong ito ng inyong buhay? Madami. Ang talagang gusto namin pasalamatan ay yung mga taong lahat na nagmamahal sa kanya, yung mga taong nagdasal. Lar, naniniwala talaga ako yun na yung time na yon. Na simula na humingi ako ng dasal 4 weeks ago natupad. Kumbaga parang ibinigay sa amin ng Diyos. Ibinigay sa amin ng Diyos yung time na yun na makasama namin yung daddy ko. Nagkaroon kami ng bonus time. Or nagkaroon ng extension yung buhay niya. Dahil nga, I think ang gusto niya talaga makita niya na kaming pamilya ay nagkakaisa.